Hindi na magkanda ugaga ang mga tauhan ng command center sa Southern Tagalog Regional Hospital sa Bacoor sa pagsagot ng mga text at tawag kaugnay ng COVID-19. Karamihan gustong magpa-confine sa ospital. Sobrang hirap po kasi ngayon, lalo na pag may mga tumatawag po sa amin na for admission po ang patient. As of now po kasi ang update po namin, 37 na po yung naka-reserve po sa amin na for admission. Kung dati mahaba ang pila ng mga ambulansya at pribadong sasakyan dito sa labas ng ospital, ngayon ay hindi na pinapayagan ang paghihintay ng pasyente dito sa labas. Pinatutupad na ngayon ang waitlisting policy kung saan kinukuha ang detalye ng pasyente, pauuwiin sila at tatawagan nilang kapag may bakanteng kama. Dahil marami sa mga pasyente ang nahihirapang huminga, umaabot sa 270 ang ginagamit na tangke ng medical grade oxygen kada araw ng ospital mula sa dating 157. Tinatayang 18 naman ang mga medical worker na tinamaan ng sakit. Kumusta yung bigat ng trabaho dito po? Sa ngayon nararamdaman pa namin lalo kasi may mga kasamahan tayo unfortunately na nahawahan din po ng COVID. Nagdoble siya. Mismong si Pangulong Duterte, aminadong ganito na nga ang sitwasyon ng maraming paggamutan. Ang mga ospital natin, punong-puno at saka maraming namatay na sa atin. It's 30,000 plus. It's going to increase as we travel this journey through the COVID pandemic. Hinihimok ng DOH ang mga ospital na itaas pa ang kapasidad sa kabila ng nasasaid na gamit, tauhan at gamot. Inuudyok ang mga ospital at lokal na pamahalaan na maglaan ng sapat na COVID-19 beds, ICUs at mechanical ventilators upang magkaroon ng sapat na kapasidad para sa atin moderate, severe and critical cases. Ganito na ang ginagawa ng Binakayan Hospital and Medical Center sa Kawit, pero kapos sila sa tauhan. Hindi na rin bumababa sa 6 na po ang nasa waiting list ng ospital. One point last Sunday, we had to shut down the ER because of lack of manpower. At the moment, sir, kumusta yung sitwasyon sa ER? Maganda kung gumaling yung pasyente kaya nakauwi, no? Nakakabakante. Usually magkakabakante dahil sa mortality. Parehas ang sitwasyon sa mga paggamutan sa Tagaytay. Ang bilang tumataas at nakita namin ang pagtaas na ito, ang pinakadahilan ay ang hawahan sa kanilang mga household. Isinara naman ng ospital ng Imus ang ilang serbisyo dahil sa understaffing matapos magpositibo sa COVID ang 24 na tauhan at may 10 iba pa na kailangang mag-quarantine. Ang panawagan muli ng Pangulong Duterte, sumunod ang publiko sa minimum health standards para mapigilan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19. Michael Delizo, ABS-CBN News.